Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kaisa natin ang lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig sa pagdiriwang ng pandaigdigang linggo ng misyon na may temang Misyon sa Puso ng Pananampalatayang Kristiyano. Ang okasyong ito ay nagpapapaalala sa atin sa biyaya ng Espiritu Santo na dulot ng Ama para tulungan tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Gayon din naman, ang araw na ito ay naghahatid sa atin ng kagalakan sapagkat batid natin si Jesus ang gumagabay sa atin para maibigay natin sa Diyos ang nararapat para sa Kanya, kasabay ang pagiging tapat natin sa ating tungkulin sa lipunan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin na natin na pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa dahil sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Asan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinaluludaniya, pinuri ka namin, inaral ka namin, sinasama ka namin, ipinabuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Puntong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na Anak
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ng loob mo upang kami ay wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoo'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag ng Panginoo'y dakila, sa mandla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan.
Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at sa tuwing ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patutuo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa daibig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan nila kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya't pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad
kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuro ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, "Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Ang tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Meron po akong napanood na isang Filipino movie, pero hindi ko na matandaan kung anong movie yun. Basta meron akong paboritong lines na sinabi doon sa isa sa mga aktor sa isang Pilipinong movie na ito, na nagsasabing, "Sa paghahangad nating maging pinakamagaling, nakakalimutan na nating maging mabuti." Ulitin ko po, "Sa paghahangad nating maging pinakamagaling o magaling, ay nakakalimutan na natin maging mabuti." Diba? Tama naman po yung mga sinasabi, ang sinabi sa isang linya ng isang pelikula. Kasi gusto nating maging magaling. Gusto siguro nating maging tanyag, maging popular, at gusto din siguro nating makilala. At mapapansin natin kapag may usapan sa isang magkakaibigan, dapat may maiambag ka. Dapat kung ano ang meron sa kanya, katalinuhan niya, karunungan niya, dapat meron ka rin. Naiinggit ba o di kaya nagseselos? Dapat kung ano yung may bagay siya, may nabili siya, may naipon siya, lalamangan mo rin yun. Dapat sa isang, kung ikaw ay nagtatrabaho, dapat marating ko itong posisyon na ito. Wala akong pakialam kung masisira man ang relasyon naming magkakaibigan, masisira man ang relasyon naming sa katrabaho ko, dapat magaling ako at maabot ko ang itong pangarap na ito. Nakakalimutan na natin maging isang mabuti sa paghahangad natin na tayo ang pinakamagaling, sa paghahangad natin na tayo ay magaling. Pero ang isang bagay, ang importanteng yaman na hindi makukuha natin sa atin ay ito ang nakakalimutan natin. Ang maging mabait at maging magaling sa Diyos at sa ating kapwa. Ulitin ko po, sa paghahangad natin tayo ay ang maghahangad na pinakamagaling, nakakalimutan na natin magpakabait, magpakabuti sa kapwa at sa Diyos. Bakit ko po ba nasabi ang mga katagang yan? Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, tinanong ng mga Pariseo sa ang ating Panginoong Hesukristo, nasabi nila, "Guro, marapat bang magbayad kami ng buwis kay Cesar o sa Estado?" Ang sagot ng ating Panginoon, hindi agad niya sinagot, ngunit kumuha siya ng 1 denaryo at sabi niya, "Kaninong nasa picture, na kaninong, anong, kaninong mukha ang nasa denaryo?" Nang sabi nila, "Kay Cesar." And then, our Lord Jesus Christ answered the question, "Okay, ibigay kung ano yung nararapat sa Diyos
at ibigay kung ano yung nararapat sa Estado o sa Romano o kay Cesar. Kaya mga kapatid, while I was reflecting the gospel, ang tanong ko sa sarili ko, o maaring tanong din ninyo, ano kaya ang maibigay ko sa Estado at ano din ang maibigay ko sa Diyos? Ano kaya ang contribution ko sa gobyerno, sa bansang ito, na ako ay bilang isang mamamayan ng bansang ito, at ano din ang maiambag at maging contribution ko sa Diyos? Ang sabi sa ating ebanghelyo, ibigay mo sa Diyos kung ano ang nararapat sa Diyos. Malamang andito kayo ngayon kasi ibinigay niyo ang inyong oras, ang inyong talento at ang inyong kayamanan sa ating Panginoong Hesukristo, sa mahal na Poong Nazareno, sapagkat ang sabi sa isang ebanghelyo, ibigay kung ano ang naaayon sa Diyos. Kaya nga tuwing Linggo tayo ay nagsisimba sapagkat ito ay naaayon sa Diyos. But back to the question, ano yung pwede nating maibigay sa Estado, sa gobyerno, o kay Cesar, at sa Diyos na maaaring common sa dalawang ito? Babalik po tayo kanina sa sinabi ko, ang pagiging mabuti. Diba? Lord, I want to be a good servant of your vineyard. Gusto kong maging mabuting mananampalataya. Gusto kong maging mabuting deboto. Gusto kong maging mabuti at mabait sa aking kapwa. Ngayon din, I want to be a good citizen of this country. Gusto ko ding maging mabuting mamamayan dito sa aming bansa. Kabutihan. Yan ang maibigay natin sa Estado. Yan din ang maibigay natin sa Diyos. Gusto mong maging mabuti. Yan sana yung hangadin, ang hangad natin sa ating buhay, ang pagiging mabuti. Na kahit na minsan, Panginoon, pipiliin kong maging mabuti, na kahit na minsan, nakakapagod na maging mabuti. Piling ko, kung ako lang yung mabuti, doon sa pinagtatrabahuhan namin, pinagkakaisahan nila ako. Binubuli nila ako. Buti-buti mo naman. No? Magpakasama ka din minsan. Ang buti-buti mo naman, yung resibo, wag mo ding, no? Wag mong sabihin ng totoo. Piling ko, Panginoon, yung mga gumagawa ng kapangitan, sila yung yumayaman. Yung mga sinungaling na ako, nagsasabi ng katotohanan, piling ko, sila yung blessed na blessed. Kaya minsan, nakakapagod kaya maging mabait. Nakakapagod din maging mabuti. No? Sa eskwela, back to your elementary days, sino lang ba yung mga sikat? Sila yung mga, sino ba yun? Mga naughty, di ba? Sila yung mga tawag niyan, no? Maraming kaso sa dean of discipline, no, nagaguidance. Pero yung mga mabuti, hindi gaanong sikat, hindi gaanong tanyag. Now, back to the question, gusto mo pa bang maging mabuti? Gusto mo pa bang maging mabait? At the end of the day, tatatanungin ka ng Diyos at sasabihin mo, oo, Panginoon, sapagkat alam kong sa pagiging mabuti ko at sa pagiging mabait ko sa lipunan at sa simbahan, kasama ko ikaw. Yan ang magandang ambag natin. Hindi yung tanong na may separation ang church at ang Estado. Pero bilang isang mamamayan ng bansang ito, at ikaw din ay anak ng Diyos at kawangits ng Diyos, pananagutan mo rin, responsibilidad mo rin na maging mabuti sa Estado at maging mabuti sa harap ng Diyos
at sa sambayanan ng Diyos. Again, ang tanong, ano kaya ang maiambag ko sa Diyos at sa Estado? Iyon ang kabutihan. Hangarin sana natin na maging mabait, naging mabuti sa ating kapwa at sa ating bansa. At sabihin natin, Lord, I want to be a good servant. At the same time, I want also a good citizen of this country. Gusto kong mabuti sa harapan mo, Panginoon. Gusto ko ding maging mabuting mamamayan sa bansang ito. Patnubayan sana tayo ng Diyos ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoong aming kapiling, kami ay iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbungsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat na naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal ng ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami, sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikitagpo ko kay Kristo, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano, sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo po ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nababatid sa lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami ay naglalakbay sa mundong ito hanggang kami ay sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay ng iyong bigay upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan sa sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo na tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na naiba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mong itong iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak. At kami ay tunghayan mong may pag-ibig na pagtulad sa pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat, ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga angko, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng tabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasanggot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa saluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan. Panginoon Diyos nating
alalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tahanulan, Panginoon Diyos natin lahat. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo Jesucristo. Siya'y ating lakas at tahanulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Ngayon po ay Linggo ng Pandaigdigang Misyon, World Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa layunin ng Simbahang Katolika sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Tumulong po tayo. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay dinipo ng Diyos na kapiling niya. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon, si seminarista Edward Jason San Diego na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego at nakatira sa 146 Paco, Ubando, Bulacan na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sino mang may nalalaman na maaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating Cura Paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945 Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Brother EJ. Salamat po. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Inakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ang iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na makakasama siya ng kanyang mga alagad sa tuwing sila ay magtitipon sa panganyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto ng ika-16 na pangkaraniwang pangkalahatang pagtitipon ng sinudo ng mga obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon. Ituo natin ang ating isip sa Diyos nang sa Espiritu Santo maging matibay ang ating pagbubuklod. Gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan ang mga nakikibahagi sa pagtitipong sinodal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko ang lahat para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos Ama sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay nagahayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na sinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal, na kilalanin ang mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.